Mapagpalang pagbati at welcome sa Service TV. Sa video ito ay ating malalaman kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa mga plano ng Diyos na kanyang isinasagawa. Paano ba isinasagawa ng Diyos ang kanyang mga plano? At para kanino ang mga planong iyon ng Diyos? Kasama kaya tayo sa mga planong iyon na isinasagawa ng Diyos? Halina at ating tuklasin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga talata sa Biblia. Ang sabi sa Psalms, chapter 33, verse 10 to 15, ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ni Yahweh, hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanyang ginawa. Proverbs chapter 16 verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Proverbs chapter 19 verse 21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Isaiah chapter 14 verse 24 to 27. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Lilipulin ko ang mga taga-Assyria sa aking lupain. Dudurugin ko siya sa aking kabundukan. Palalayain ko ang aking bayan sa kanilang pangalipin. At sa mabigat na pasaning, kanilang dinadala. Itong ang gagawin ko sa buong daigdig. Paparusahan ko ang lahat ng bansa. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat? Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Isaiah chapter 55 verse 8 to 11. Ang sabi ni Yahweh, ang aking isip ay hindi niyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko pamamaraan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at kilo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito hindi babalik sa akin ang walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Acts chapter 2 verse 22 to 24. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alamin niyo ito sapagkat ang lahat na ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkalo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay bihagin nito. Romans chapter 8 verse 28 to 30. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang pinawalang sala ay Kanyang binahagihan ng Kanyang kaluwalhatian. Romans chapter 9 verse 14 to 24. Masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan.
Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari na Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang, sino kang mga ngasa sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit niyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bubuo ng mamahalin o mumurahin sibdan mula sa isang tumpok ng putik? Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, mung tira pa rin niyang pinagtiisa ng mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang pinahabagan na noong una pa ay inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niyang hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintil. Romans chapter 16 verse 25 to 27. Purihan ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Kristo Jesus na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Subalit, sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya ay ukol ang karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ephesians chapter 1 verse 11 to 12. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umas sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Titus chapter 1 verse 1-3. Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ko upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng makadiyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. Pinahayag niya ito sa kanyang salita sa takmang panahon at ako ang napagkatiwala ang mga aral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. James chapter 4 verse 13-15. Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan at isang taong kaming manatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Kung napagpala po kayo ng salita ng Diyos sa videong ito, palike naman po, pakishare na rin sa mga friends nyo, at kung bago pa lang kayo sa channel na ito, ay pasubscribe naman po at pakilike and share na rin. Ngunit huwag ninyo kalimutang i-click ang notification bell para updated at tuloy-tuloy kayong makapanood sa ating mga susunod na video at gayon din sa lahat ng mga video sa ating channel. Maraming salamat po at God bless you.